Kadyang may mga pag-iibigan na nauuwi sa hiwalayan. O di naman kaya'y sinusubok talaga ng panahon. Pero base po sa isang survey, maraming Pilipino ay naniniwalang love is sweeter the second time around. May payo naman po ang eksperto para sa o para hindi mauwi sa wala yung second chance na yan. Alamin natin sa pagtutok ni Rida Reyes. May nagsabi na ba sa'yo nito? Unang hilit mo pa lang, napakilig mo na ako. Eh, tumatagos ba sa'yo ang mga katagang ito? It's true. First love never dies. Ilang beses na rin ba kayong nasaktan dahil sa pag-ibig? Isa lang eh. Wala lang palitan eh. At ilang beses na ba kayo na in love? Ah, sa akin tatlo lang. Tatlo lang? Totoo? Dito lang ako na in love sa... Para sa mas marami nating kababayan, sadyang love is sweeter the second time around. Sa pinakahuling survey nga ng Social Weather Station sa SWS, 51% ng mga Pinoy ang naniniwalang mas matamis ang pag-ibig sa ikalawang pagkakataon. Pero may 29% na hindi naniniwala rito. Sa mga umaming umibig na sa pangalawang pagkakataon, 49% ang nagsabing very happy ang kanilang love life. Naniniwala ka ba na love is sweeter the second time around? Oh, siyempre, para yung mga mali mo nung una, may tama mo na yung pangalawang pagmamahal. Paliwanag ng isang psychologist, maraming Pinoy ang naniniwala sa konsepto ng second chances sa parehong partner man o bagong pag-ibig. Pero warning lang, hindi raw tamang laging kinukumpara ang dating relasyon sa kasalukuyang pag-ibig. Na-enlighten sila on how to change or how to be a better partner. So tuloy, things will be better. Doon rin nagkaka-problem kasi kung nauungkat yung past, especially yung mga kamalian ng past, eh yun yung pwede maging source ulit ng conflict nila. So it's possible that there might be a third time that they might get a partner. Kaya para hindi na mauwi sa third or fourth time around ang iyong relasyon, love is better, sweeter the second time around if you change for the better and if you choose a partner that is better for you. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras.